kulo lang po natin yan. Lagay tayo ng bawang. At saka sibuyas. Ayan. Hindi po natin siya igigisa kasi healthy nga siya. Mga mantika. Wala po tayong mantika. At saka hipon. And dried fish po. Lalagay po tayo ng kalabasa. Ilaga natin. Ayan. Ayan po. Pampalinaw ng mata yung kalabasa. So, kahit simple lang po yung ihahain natin sa kapagkainan natin. Galing lang po sa bakura natin. Pero, dapat masustansya po. Ayan. Simpleng lutong bahay lang po. Para po sa mga bata. Sa atin din po, masustansya po yan. Now, maglalagay po tayo ng talong. Ayan po. Ito na po yung kalabasa natin at saka talong. So, maglalagay po tayo ng asin, guys. Asin. Pwede din yung lagyan ng seasoning kung gusto nyo. Asin lang at saka sugar na konti. Oh, tayo naglagay ng mga unhealthy na asin lang po. Tapos kung gusto nyo po, sugar na konti para may tamis-tamis. Yan po siya. Ito po yung talbos ng kalabasa. Ayan. So, may talbos ng kalabasa po. At saka spinach. Spinach po. And talbos ng sili. Ayan. May talbos ng sili po yan. Halo-halo po na gulay. Ayan po. Ayan na siya. Halo lang natin siya. Ayan po yung masustansyang simpleng ilagay sa pagkainan na makikita sa palibot ng bahay. May tanim kayo. Ayan. Gulay na po siya. Ito po, talbos ng kamote. Meron tayo, talbos ng kamote. At saka, malunggay. So, last na po yan. Mga gulay natin. Halo lang sila. Ayan po. Hanggang maluto. And last, we have the gata ng niyog. Ito po yung gata ng niyog. Ayan. Maganda po siya tingnan. Green na green. Kahit simple lang po, na ihahain natin sa pagkainan natin. Pero masustansya po siya. And like din po siya ng mga kids. Kasi masarap po siya pag may gata na niyog. At saka yung kalabasa po. So, ito na po yung ating simpleng lutong bahay ni Ate Vel. Masustansyang gulay. Last po, lagyan natin ng sili. Ayan. So, yan na po siya, mga ka-ate. Yan na po siya, mga ka-ate, yung gulay natin. Luto na. Ayan. Ayan.